Heyo, what's up mga kapatid? Bago nating kaibigan si Boss John Reps, mga kapatid, nakalagay ang link sa ibaba ng ng kanyang channel at saka ng videong panonoorin natin. Ito no, China, nagpadala ng maraming barko sa West Philippine Sea. Pinapaalis ang eroplano ng PCG o Philippine Coast Guard, mga kapatid. Grabe, pinapaalis ang eroplano ng PCG, no? At nagpadala sila ng maraming barko sa West Philippine Sea. Yan ang ating aalamin, mga kapatid, no? Pero bago yan, syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe kay John Reps, mga kapatid. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, no? Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong reaction video. So huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Reaction na natin to. This country will not lose one inch of its territory. Ooh. We will continue to uphold our territorial integrity and sovereignty in accordance with our constitution and with international law. Headlines. Matapos ang nangyaring insidente na panunutok ng laser ng China sa PCG, abay meron na naman itong ginawang panibagong pangaharas. Nako. Pero Philippine Coast Guard hindi nagpatinag at lalo pang patitibayin ang pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya tumutok lamang po para malaman ang buong detalye. Pero bago natin simulan, ay pindutin muna natin ang like button sa ibaba. At simulan na natin. Like and subscribe, mga kapatid, John Reps. Halos 2 linggo lang ang nakalipas mula ng tutukan ng laser ng China ng PCG. At ngayon ay ito na naman ang sumalubong sa Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Isang radio challenge ang nasagap ng PCG. Salitang Chinese na hindi maintindihan ng PCG. At maya-maya pa ay nakasagap na naman uli ang PCG ng panibagong radio challenge. At dito ay sinasabi ng China na umalis sa lugar ang Cessna plane ng Philippine Coast Guard. Pero ang Philippine Coast Guard ay hindi nagpatinag at nagpatuloy lang ito sa pag-iikot sakay ng Cessna plane ilang milya lang ang layo mula sa BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre ay isang barko ng Philippine Navy na sumadsad noon sa Ayungin Shoal noong 1997 at ito ang nagsisilbing outpost ng Pilipinas. Matapos ang insidenteng paglilaser, ilang linggo lang ay nagpadala ang China ng 26 na mga barko. Oo, tamang iyong narinig, 26 na mga barko at ang isa sa malaking barkong ito ay pumuesto malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na may bow number 5304. Ayon sa Philippine Coast Guard, ay regular pa rin daw silang magpapadala ng mga patrol ship at eroplano. At anya, hindi nila gagayahin ang ginagawa ng China na panghaharas o panunutok ng laser. At hindi talaga mangyayari yon dahil ang mga barko ng PCG ay walang mga armas o laser. At hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa ng mga matataas na opisyal kung lalagyan na ba ng armas ang mga barko ng PCG na dapat lang, no? Dapat lang lagyan. As na opisyal kung lalagyan na ba ng armas ang mga barko ng PCG na nagbabantay sa West Philippine Sea. Ang problema kasi, mga tol, no? Dahil nga sa sobrang minamaliit tayo, no, ng China. Sila, hindi rin naman sila gumagamit ng armas, eh, 'di ba? Pero nambubundol sila, 'di ba? Nabigyan natin ng reaction video nung mga nakaraan. Diba? Yung barko nila, talagang nilagyan nila ng pambundol. So hindi naman nila lalagyan yun ng walang purpose, 'di ba? Pambunggo nila yun, wala silang kahit anong sandata doon. O kung meron man, hindi nila ginagamit. Bubundulin ka lang nila, lalo na pag mga maliliit sa kanila. Ganon din, no, dahil nga sobrang laki ng bansa nila, mga tol. Alam naman natin kung gaano kalaki bansa nila. Parang isang syudad lang tayo doon sa kanila, kaysa lalawigan lang tayo, 'di ba, mga tol? Pero ayan na nga, no, dahil nga hindi nila kinikilala yung ating pagkakapanalo doon sa territory na yon, at talagang kiniklaim nilang kanila yon. Ayan, patuloy sila nagpapadala ng kanilang mga barko, tapos hinaharas tayo, mga kapatid, pinapaalis tayo sa sarili nating teritoryo, at sinasabi nila na kanila yon, mga tol. Na may napanood nga ako isa, talagang gera na nga lang to, talagang tanging paraan, no? Nakaready na ba tayo, mga kapatid? Go lang ng go! Ayon sa PCG,
Ang 26 na mga barkong dumating malapit sa Ayungin Shoal ay wala naman umanong ginagawa. Nagkukumpulan lang sila at hindi naman nangingisda. Wala din umanong tao sa mga deck ng barko. Ang Ayungin Shoal at Sabina Shoal na gustong sakupin ng China ay pasok sa ating AEC o Exclusive Economic Zone. Nasa Pilipinas ang karapatang pangsubiranya, kabilang ang karapatang galugarin at pakinabangan ang likas na yamang makikita rito. Ang pagiging bahagi ng AEC ng Ayungin Shoal ay nabanggit na sa 2016 arbitral ruling na naipanalo ito ng Pilipinas, pero hindi yan kinikilala ng China. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, iginigiit din na maresolba ang sigalot sa diplomasya at mapayapang paraan. At dagdag pa nito, naging susi din ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral victory para umani ng suporta mula sa ibang mga bansa na pumapanig sa Pilipinas. Sa lawak ng pinag-aagawang mga teritoryo, bukod sa Pilipinas, ay may claim din ang Vietnam, Malaysia, Taiwan at Brunei. Tama, hindi lang naman China, no? Ito mga to nagki-claim din. Sa South China Sea, sinabi noon ni Pangulong Duterte na ang arbitral victory, kailanman, ay hindi kinikilala ng China. At ang makapagpapatigil lang sa patuloy na agawan ng teritoryo ay giyera. Dagdag pa nito ay kung mangyari man yon ay kawawa ang Palawan na nasa malapit sa lugar. Pinaka. At alam naman natin na hindi kakayanin ng Pilipinas na makipagdigma laban sa China. Pero maraming bansa ang nagpaabot ng suporta at nangakong tutulong kung sisimulan ng China ang gulo. Hindi nga lang natin alam kung anong klaseng ang tulong ang gagawin nila, no? Kumbaga pag-supply lang ng mga bala, ng mga kagamitan, no? Pwede na rin mga tol, at least 'di ba? Hindi na masyadong gagastos pa ang Pilipinas para sa mga papasabugin lang, 'di ba? Pero ang pinaka-maapektuhan nga dun talaga 'yung pinakamalalapit na bahagi ng ating bansa, 'di ba? Hindi naman siguro magkakaroon ng land war 'yan. Talagang dyan lang, no, sa West Philippine Sea. Pero syempre yung sources, no, mga kapatid, yung resource natin, maapektuhan yan. Maraming maapektuhan din ng mga kababayan natin, yung turismo, mga tol, di ba? Syempre, kasama na rin yun. Kaya talagang makakatulong yan, makakatulong yung gerang yan para bumagsak pa ng bahagya yung ating ekonomiya. Pero sabi nga, di ba, sabi nga, kung yan lang talaga ang tanging paraan para mapaano natin sila, makuha natin yung respeto nila, eh dadaanin natin yan kung loloobin, mga kapatid, na manalo tayo, no? Kung hindi, eh yari, kanila na yan, no? Yun lang naman ang premyo dyan, mga tol, yung pinag-aagawan, eh. Kung sinong matalo, isusuko yan. Kung sinong manalo, kanya yan, no? Kaya kailangan talaga manalo tayo kung sakasakali. Kung hindi, alam nyo na, di ba? Kasama na dito ang US, Germany, Australia, Japan, South Korea at Indonesia. Dami rin. At dagdag na balita, bakas sa mga muka ng mga bagong sundalo ang galak at tuwa ng mga ito. Tama, kasi nakakapagpataas ng moral yun, mga tol, ng mga sundalo. Kapag nakikita nila na maraming sumusuporta, nababawasan yung kaba. Kasi mga tol, kahit ito mga to ay talagang mga bayaning buhay at matatapang to, kahit papano mga kapatid, no, nakakaramdam din yan ng kaba, nakakaramdam din ng ng alinlangan. Pero hindi naman sa pagtatanggol sa bayan, ha. Kumbaga, sabi nga, ang mamatay ng dahil sa'yo, yan ang mga nila, yung mga sinasabi nila. Pero alam mo yun, dagdag pagpapataas ng moral nila, yung makakuha sila ng suporta. Kasi alam nilang, sa abot ng aking makakaya, di ba? Busin ko talaga yung mga yan. Ganun ang mga yan. Ang mga nasa isip niyan. Once na dumating to, talaga, busin ko yung mga checkwang yan. ganun ang mga yan. Lalo na pag talagang alam nila na may makukuha tayong suporta, may mga bago tayong armas. Kasi 'di ba naging issue rin sa atin, mga kapatid, dito sa Pilipinas yung mga armas na ginagamit ng mga sundalo, puro pamana na lang. Eh bakit inakalawang na? Eh 'di ba pagbibigyan tayo ng mga advanced weaponry, 'di ba? Eh 'di mas maganda, no? Kasabay ng matagumpay na pagtatapos ng kanilang pagsasanay sa Campo Henyo Dasa sa Hinabangan Samar. Nasa mahigit 564 na mga bagong kawal ng militar sa iba't ibang army units sa Eastern Visayas para tumugon sa order mission nito sa rehiyon.
Ang mga nagsipagtapos sa basic military training ay kabilang sa Candidate Soldier Course Class 736, 737, 738 at 739-2022 na nagsimula ang training noong July 2022. Malugod namang Kaso itong mga nag-training ba to, pwede rin bang pandagat to? Kasi magkakaiba yan, di ba? Yung iba pang patag, yung iba pang bundok, yung mga marine naman, di ba, pang dagat naman, di ba? Di ba alam ko magkakaiba yun, eh, no? Pero sana lahat pwede, no? Natanggap ng 8th Infantry Stormtroopers Division Commander General Camilo Digayo ang nasabing mga bagong kawal ng militar kasabay ng pagpapasalamat sa mga magulang ng mga ito na sa kanila ipinagkatiwala ang kanilang mga anak. Yan, no? Halimbawa, ang training nila dito sa lugar na to, dito training nila. Iba naman yung training pag dun ka talaga sa dagat, di ba? Dunong digmaan mo, yung nasa barko ka talaga. Ito, pwede ang ginagamit nito, mga barrel din, mga kanyon. Ayon sa Pero iba pa rin talaga pag nasa dagat, eh, no? Philippine Army, ipinagmamalaki nila ang desisyon ng maraming kabataan na piniling maging sundalo para maglingkod at handang itaya ang buhay para sa bansa. We would like to continuously thank the support of our youth, particularly joining the Philippine Army, those interested joining, and many more joining the Philippine Army despite the fact of this particular incident wherein it only shows how dedicated and how patriotic our soldiers despite this particular incident. Many youth are still and would like to be part of our organization. Ito po ang totoong paglilingkod at pagmamahal sa ating bayan. At bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang reaksyon mo? Ikomento lamang po ang inyong mga sagot sa ibaba. At syempre, bilang suporta sa channel ko, ay huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alright mga kapatid, yan na, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba mga tol sa may description box. Sana isuportahan din natin ang kanyang channel. Ayun, anong masasabi ninyo mga kapatid dito sa video yung napanood natin, no? Ayan na nga, no? Ready na ba? Ready na ba? Darating na ba ang pagkakataon na talagang haharapin na natin mga kapatid ang tinatawag nga nilang the sleeping giant? Well, kung yun nga mangyayari, di ba? Umasa na lang tayo mga kapatid sa totoong pangako ng iba't ibang bansa na tutulungan tayo, no? Siyempre, kasama na dyan ang panalangin, ipanalo natin ang talaga namang atin, di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!